Good morning, TV fam. So, Sunday today. Magkatapon na tayo ng basura. And since magkatapon tayo ng basura, papakita ko na rin sa inyo kung ano yung pagkaka-apartment condo ka. Paano ba nagtatapon ng basura? Saan ka nagtatapon? At ano ba yung mga rules na kailangan mong i-follow? Para lang magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung setup. Kasi pag apartment condo, meron kang designated area kung saan ka pwede magtapon. Kung townhouse, meron kang mga bins na kung saan pwede mong ilagay yung basura mo, and then doon pipikapin ng garbage company yung basura mo. So dito sa amin, dalawa yung area na tatapunan mo ng basura. Itong pupuntahan natin, ito yung regular na pinagtatapunan ng garbage lang. So dito namin tinatapon yung garbage, yan, yung blue bin. Pag blue bin, regular garbage, ganyan. And then doon, yung mga organic, yung mga pagkain, yan, dyan din tinatapon. Pero hindi, wala siya dapat kasamang plastic, papel lang. So dapat designated garbage bag lang yung gagamitin mo dyan. Paper yung material dapat. Makita nyo, lahat ng language, majority ng language nandyan, may Chinese, iba-iba klaseng version, English, at saka kung ano pa, para lang sure na well-informed yung mga tao sa dapat itapon sa basurahan. Doon naman sa kabila, doon tinatapon yung mga recycling. Puntahan na rin natin para makita nyo. Ito naman yung recycling area namin. Yan. So, bawal dito magtapon ng regular garbage. So, ayan, containers, paper, plastic, mixed paper, tsaka yung cardboard, dyan mo pwedeng ilagay. Tapos, again, nandyan yung mga signs natin. No? Ilang iba-ibang klaseng lingwahe para lang maintindihan at walang nakakamiss nung guidelines natin sa pagtapon ng basura. Today nga, no? Pupunta tayo sa Suri. Mayroong narinig si Joyce na restaurant, Filipino restaurant na gusto niyang tikman. I think yung pangalan is Chibugan, no? Pinoy na Pinoy ang dating. Anyway, may kukunin lang ako sa sasakyan, and then nagre-ready na sila Joyce. Once okay na, diretso na kami sa Suri, and then pakita ko na lang sa inyo yung clip ng restaurant. Malamang hindi kami makapag-vlog sa loob. Pero pakita lang namin yung mismong restaurant at yung ordering namin para magkaroon kayo ng idea kung ano bang pwedeng makain doon sa restaurant na yan. A Filipino food trip, Chibugan. Subukan natin. Yun na nga, tapos na si Switch, natanggal na yung sutures niya. Nandito nga pala tayo ulit doon sa Richmond Animal Hospital para ipa-check up si Switch after 10 days ng kanyang procedure. So tinanggal na yung sutures niya, okay na siya. Iniwan pa rin yung cone, sabi, for the next 3 days, then tsaka na pwedeng tanggalin. Dahil daw pagkatanggal ng sutures, baka mangate, and then pag nangate, baka dilaan, baka ma-infect. So iwan muna daw, and then leave it as is for 3 days, and then after that, pwede na siyang tanggalin. So, everything looks okay, pati daw yung ngipin niya, no? Wala namang inflammation, nandun pa rin daw yung dissolvable suture na mawawala naman in time. And then, after 1 week from today,
o hindi na siyang maligo. So, at least matanggal na namin yung mga tawag dito. Nag-shed kasi siya ngayon eh, pa-fall. Usually, malakas mag-shed yung aso dahil gustong mag-grow ng mas makapal na fur. Dahil nga, palamig na yung season natin. Nakita nyo, naka-hoodie na nga tayo. Ang temperature right now sa labas is 13 degrees. No, it's currently 9:20 in the morning. And then, yeah, that's about it. And then, magkita na lang tayo uli sa bahay. Tawag dito, meron tayong neighbor na medyo humihingi ng tulong. So, part kasi ng buhay mo dito sa Canada is mag-party ka or dapat meron kang mga volunteer work na ginagawa. Sa akin, on my end, ang volunteer work na ginagawa ko is nagpa-member ako sa council nung strata building. And then, initially, yung role ko was about, yun, sa security. No? Kasi yun yung parang focus ko eh, para ma-improve yung security ng building and so on so forth. Pero this year, ang na-assign kasi sa akin is, dun pa rin naman, mga ano, technical requirements at saka budget facilitation ng strata. No, so since nagkaroon ata ng problem yung access namin sa portal ng pag-program ng FAB. So ito yung FAB, no. Ito yung ginagamit para maka-access ng building at saka maka-access ng garage. So since yung portal is down at kailangan magkaroon ng local reset, eh hindi tayo makapag-program ng panibagong FAB na pwedeng i-issue sa residents. So, ang sabi ko dun sa resident, no, na nag-urgently nagre-request ng FAB key, is dali niya muna sa akin and then susubukan nating ayusin. Titingnan natin kung pwede nating maayos. Kasi napagana daw niya to, pero after a while, tumigil din. So, i-check natin para malaman natin kung pwede pa ba, no? At the same time, parang makatulong ka na rin kahit pa paano, no? Iwas gastos para doon sa residente. So, buksan natin. So, yan. Tingnan natin kung mapapagana natin itong FAB. Oh, nahulog to sa tubig. Ang daming kalawang, oh. May water damage. Tignan natin. Subukan natin. Linisin ko lang to and then we'll see. Okay, sad to say, nilinis na natin yung board. May water damage siya. After natin linisin, hinit na rin natin siya para at least ma-refresh yung mga contacts. Hindi talaga nag-work. So, bad news. Kailangan talaga mag-antay para at least makabili na siya ng panibagong FAB at hindi na ito gumagana. Hello GD fam! So, welcome ulit sa panibagong vlog. Kung mapapansin nyo doon sa title natin, no? Medyo talagang hindi na nagiging safe. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, kahit gano'ng kaganda yung lokasyon mo, gano'ng katahimik, eh kahit papano is, you know, napupuntahan na tayo ng mga masasamang loob. Kaya dapat lagi tayong nag-iingat. So, base nga dun sa title no, natin, ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. So, 2 weeks ago, to 2.5 weeks ago, itong pangyayari to actually. Sabi ko nga sa ibang sa past vlogs ko, part ng buhay dito sa Canada is yung volunteer work. So, part ng volunteer work ko really is pag-join ng council dito sa strata building namin. So, isa ako sa mga officers na namamahala sa mga pag-maintain o mga paghahanap ng mga services dito sa building. So, dahil nga naging parte tayo ng council, medyo meron tayong first-hand information regarding sa mga nangyayari. At, you know, 2.5 weeks ago, nagkaroon nga ng break-in dito sa building namin. Na kung saan, I think may mga
bikes na nanakaw doon sa aming parking area. From what I heard, is meron ding mga sasakyan na nabuksan. You know, kaya importante talaga na hindi ka nag-iiwan ng mga gamit sa loob ng sasakyan para hindi siya nakaka-attract ng masasamang loob na kailangan nilang buksan para makuha kung ano man yung laman niya sa loob. So, samahan niyo ako, pakita ko sa inyo sa baba kung paano sila pumasok at kung ano yung mga balak namin gawin para ma-prevent tong gantong pangyayari in the future. Kasi nga, prior to this, nagkaroon din kami ng break-in yan sa lobby. I think 2023, fourth quarter. And then immediately, naghanap ako ng mga recommendation galing doon sa mga professionals na nag-handle ng security ng mga doors. And I think naging maganda yung deterrent at saka yung mga upgrades na ginawa namin dun sa door para ma-prevent yung mga future break-ins. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na pwede yung ma-implement siya actually kahit sa residential house. Medyo pricey nga lang siya dahil I think ang upgrade cost, so yung upgrade na ginawa namin doon sa door, umabot siya ng between 2,500 to 2,900. Pero I think yung investment na yun, well worth it kung mapiprevent niya yung mga forced entry doon sa lugar nyo. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung garahe natin, no? At saka, kung mapapansin nyo, ito yung bike area natin. Ayan. So, ito. Itong first three bikes na to. Actually, four bikes na to. Ito yung sa akin. Ito naglagay tayo ng security lock. No, dalawa yan. Na naka-attach doon sa mismong parang bike rack. So, meron kasi dito mga residente na hindi nila nilalock yung bike nila. At yun yung mga bike na nanakaw. Ngayon, para lang mapakita ko sa inyo paano sila pumasok dito sa area namin. So, dito yan. So, ito, finorce nila to open. Kaya ang ginawa namin, magaling din yung naisip ng strata member, tinanggal muna yung handle. Pabasin nyo dyan. Para hindi siya ma-force buksan at wala na siyang mahawakan. Para na sa ganun, hindi mapuwersa or wala siyang pwedeng gamitin. Kasi yung handle na yun yung ginamit niyang leverage para mabukas niya yung door. So, hinatak na yon tapos nagsuksok siya ng parang crowbar doon sa pagitan. Doon niya na nasira yung mismong parang mechanism na nagla-lock. So, ngayon, wala na yung handle. Hindi niya na magagamit yun para magamit para ma-force yung door na mabuksan para ma-prevent yung future break-ins na, you know, na pwedeng mangyari later on. So, yung upgrade na gagawin namin, nirecommend ako na to actually sa council na na-aprobahan na. Ongoing na siya actually eh. Ginagawa na siya. Is ito. So, makikita niyo itong steel plate na to. Yan. Hindi na makakapasok yung crowbar dyan. So, bubuksan natin. So, in-upgrade yung hinge niya sa labas. At saka nilagyan ng cover. Ayan o. So, ito. Hindi na makakapasok kasi may cover na siya. Ayan. Pati tong handle na to, pinalitan na rin namin to. Much, much later. So, kanila, sinasabi ko sa inyo na itong doors na to, kailangan i-upgrade. So, kanina, dumating na sila para i-install siya. Thank God, no? So, ayan na nga. May bagong door guard. At saka ito, well protected. So, wala na masyadong movement. Ayan yung plate na bago. Makapal na siya. Wala na siyang pagsusuksukan kasi may parang angle bar na nagbablock. So, yan yung isa sa mga projects natin to enhance the security. Hindi pa siya tapos. Kasi ito, lalagyan pa doon ng plate yan. Yung nakikita nyo ito.
Yan, yung mga holes na yan, lalagyan pa yan ng plates para secured talaga. Yan, pareho din dun sa kabila. So, success naman yung insulation. Kulang lang ng accessories. So, I guess babalik pa sila para i-patch yung mga butas. So, yun na nga, no? Talagang kailangan doble or kahit dapat tripling ingat ang kailangan natin gawin. Kahit na gano'ng pa-secure yung lugar mo, talagang mahahanap at mahahanapan ng butas. Sabi nga nila, di ba? Basta't gusto, may paraan. So, talagang kailangan nating magpursige na i-update, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay seguridad. Talagang dapat yan priority. Kaya, isa yan sa mga naging purpose ko kung bakit ako sumali sa council. One is kailangan mag-volunteer, no, makatulong ka sa community kung saan ka nakatira. Pangalawa dyan is makatulong din sa mga ideas na kung saan mai-improve yung security or seguridad ng building na kung saan kami nakatira. Kasi nga, diba, dito sa vlog na to na pinapakita ko dyan sa screen, ito tong vlog na to, dyan, kinuwento ko sa inyo na nakawan ako ng tools, no, doon sa locker na, may key fob na yun, ha? So, potentially, no, sa isip-isip ko lang, yung nagnakaw nun is residente. Dahil may access, eh. May key fob access, eh. Wala siyang signs of break-in doon sa main door na kung saan may key fob. So, ibig sabihin nun, may access siya, may key fob siya, and then sa loob, pinili niya yung mga lockers na pwede niyang manakawan. So, kaya ako nag-apply na maging council member kasi gusto ko rin malaman paano ba mape-prevent yung mga ganong situations moving forward. So far, wala pang actually ini-implement na added security measure doon sa mga lockers. Kaya ngayon, pag meron kami nilalagay doon, alam namin na of low value lang na mga big items. At hindi na ako naglalagay ng mga tools doon at mga importanteng bagay na medyo kamahalan. So, yun yung nangyari. And hopefully, makatulong sa inyo, no, if gusto nyong ma-fortify yung seguridad ng inyong mga doors. Napakita ko sa inyo kung ano yung in-install namin sa building, na pwede rin ma-install yan sa door ng residential home nyo para at least ma-prevent yung mga break-ins. Pero kung nasa building kayo at halimbawa meron kayong mga ganyang sitwasyon, pwede, meron din kayong idea na kung ano yung pwede nyong mairekomenda sa property manager or sa council na meron kayo para i-apply nyo din sa mga sarili nyong residential buildings. So, yun lang ang gusto kong i-share. Hopefully, nakatulong kahit papano. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, please click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, share nyo na rin, at mag-comment down below kayo kung meron pa kayong mga gustong malaman or kung meron kayong mga katanungan tungkol sa buhay namin dito sa Canada. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit sa susunod na upload. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.